Thanks for the explanation, ma'am. Waiting here for your thoughts about foreign policy now and then. Okay, I like this comment, no? Kasi we have a room to learn from each other. Gusto ko yung mga ganito na hindi nagsiskip sa information. So, allow me to share what I've learned about our foreign policy, okay? Kasi I think importante ito na malaman ng marami sa atin para we can weigh. Pwede nating matimbang kung alin yung gusto natin. Now, bago natin i-move on or proceed kung ano yung foreign policy noon at ngayon, allow me to explain kung ano ba yung foreign policy. So, literally, foreign. So, ibig sabihin hindi Pilipino or labas sa bansa natin. Policy, kung ano yung rule na gumagabay sa atin or ginagamit natin. So, foreign policy, kung ano ang batas, gabay, guideline natin sa pakikitungo natin or having a relationship with the other countries. Yan po yung foreign policy. Now, ako personal muna bago ko ikumpara yung noon at ngayon. Personally, the most helpful foreign policy right now is really to be a friend to all and enemy to none. Yan talaga. Pero, kaakibat niyan ay ang pagiging stricto and prioritizing the benefit and the advantage and the safety of our own. In simpler term, dapat wala tayong kaaway. Dapat diplomatic ang relationship natin or friendly yung relationship natin sa ibang bansa. But at the same time, dapat kahit friendly tayo, dapat priority natin yung bansa natin. Parang relasyon lang 'yan, 'di ba? Halimbawa, ako, my boyfriend ako, halimbawa lang ah. Halimbawa, my boyfriend ako. Pero sabi ng family ko, huwag yung boyfriend mo na 'yan kasi walang trabaho, walang income, tapos mainitan pa ang ulo, siloso pa. Huwag 'yan. So, dapat kung ano yung pakikitungo ko sa foreigner na yon, ibig sabihin hindi kasama sa pamilya ko kasi boyfriend ko lang naman siya, diba? Dapat i-prioritize ko pa din kung ano yung opinion ng family ko, diba? So, I would rather listen to my family kesa gustuhin ko yung talagang kasama ko palagi yung boyfriend na yon, and then it turned out mag-aaway lang kayo and then poop, that starts a war. 'Di ba? Madali lang intindihin, ganun lang kadali. So yung family ko, ang bansa natin, ang foreign ay yung boyfriend kasi hindi naman siya parte ng pamilya. Now let's get back to the foreign policy noon. I really love the idea of independent foreign policy kasi I will just have a proof no dito sa Taiwan. When the previous administration stood for independent foreign policy, there was respect towards the Philippines. Kasi alam ng Taiwan na, yeah, we are friends, but we respect the decision of the president kung ano ang paraan niya sa pakikipagtungo sa atin. For as long as okay yung exchange natin, yung trade natin. Kasi kahit pasabihin ninyo na hindi apektado no, sa kung anumang argumento or discussion ang ikanapmi natin. Pero, once na hindi maganda ang diplomatic relationship ng isang bansa or dalawang bansa, talagang magda-drop ang trade. Yeah. So, kasi parang ano lang din yan. Parang boyfriend mo lang din yan. Halimbawa, kung away kayo ng away, gusto mo pa ba siyang makasama? Diba? Siyempre, ayaw mo na, no? So, ganun lang yun. Diba? So, like, for me, independent foreign policy is important kasi it proves to everyone na we are a sovereign country, we are independent, we are friends, we can trade, but wala akong pakialam kung anumang personal na argumento ninyo sa kung anumang bansa. We are just a trading partner and priority ko pa din yung mga tao at ang bansa ko. So, dapat ang ating pag-uusapan will benefit me and my country. Yeah, dapat ganun. Ngayon, obviously,
hindi maganda, nagiging sunod-sunuran, sobrang hindi siya independent but dependent foreign policy. Obviously, nakikita kahit dito sa Taiwan na pabalita na bakit bumalik kay Uncle Sam ang presidente na sa BBM. So, parang ang lagay wala tayong sariling disposisyon na talagang weak ang presidente natin kasi kung ano ang gusto ng Amerika, yun yung ginagawa niya. Tulad na lang ng pakikipag-away sa China. You know what? Dito nga sa Taiwan, nakikipagsundo sila sa China, pumupunta sila sa China para ayusin kasi nga, apektado talaga yung economy ng bansa. Diba? Tapos, during the election, sinasabi pa ng mga nagpapa-elect na we will try to have a peaceful negotiation with China. Tayo pa kaya Pilipinas na wala naman tayong sigalot sa China. Imagine you guys, pre-Hispanic period, we are already trading with Chinese people. Pero minsan hindi tayo inisip na sakupin ng mga Chino. What they did was just trade with us. Sinong sumakop na sa atin? Ang Espanya, ang Japan at Amerika. Amerika. So bakit kayo nakikipagkaibigan sa Hapon at sa Amerika? Diba, like, hindi na tayo natuto sa history natin kasi napaka-slave, napaka-muchacha, napaka-made, diba? Napaka-baba ng pag-iisip natin sa sariling bansa natin na mismo presidente natin hindi alam kung paano tumayo sa sariling paa niya. So, no matter what you say, no matter what you do, no matter how curses, no matter how bad words you tell me, dito sa Taiwan, napabalita talaga na bakit naging sunod-sunuran sa Amerika si BBM. Parang it was like a highlight of what happened with BBM sa mga pinupunta niya sa ibang bansa. So, hindi galing sa akin yan. Sa news galing yan, sa media galing yan. So, hindi ako ang fake news, diba? So, for me lang, ang pinaka-importante bilang isang leader ng bansa is to prioritize the kapakanan. Ano ba sa English yung kapakanan? I mean, yeah, to prioritize your country. Tagalog, English, yeah. Dapat i-prioritize talaga. Yeah, ang kabutihan na pwedeng mangyari sa bansa mo, sa bayan mo. Kasi, you know what, guys? If you come to think of it, palala ng palala ang mga pinag-uusapan sa social media. Pero ang totoong nangyayari sa bansa natin, lubog ang ating bansa. Ang mahal ng bilihin. Hindi maganda ang trabaho. Hindi maganda ang sahod. Hindi nararamdaman ng tao na mabuti ang presidente ngayon. Buti pa ang noong administrasyon, marami pa nagme-message sa akin, nagpe-PM sa akin na talagang okay yung life nila noon. Diba? That's enough proof na talagang effective ang independent foreign policy.